Magandang araw sa inyo mga kalakbay. Sa video na to ay magbabike review lang tayo nitong budget road bike na to. Disclaimer lang po mga kalakbay, yung mga sasabihin ko dito about sa bike na to ay base lang sa nalalaman ko sa kanya at base lang din sa nakikita ko in personal. Kaya kung meron mang mali, sobra or kulang sa mga sasabihin ko ay pwedeng-pwede mong i-comment dito sa video na to para mabasa na rin ng iba natin mga kapasiklista. At gusto ko lang din po magpasalamat kay Sir Michael Abundo at kay Erwin Sincero na nagpahiram ng bike na gagamitin natin ngayon sa video na to. Bali maraming salamat po sa inyong dalawa. At bago tayo magpatuloy sa video na to, gusto ko lang sa inyo magpakilala kung nga palang inyong kalakbay na si Fred Dosada, kung isa kang baguhang siklista or napadaan or naligaw ka lang dito sa channel ko, o kaya naman ay nagbabalakang pasukin ang mundo ng mga siklista, saktong-sakto ang channel na pinuntahan mo. Dito ay gumagawa ako ng mga biking vlog. Kahit na ano, basta tungkol sa bike, pasok tayo dyan. Pwede ka rin dito mag-comment ng mga idea, suggestion o kaya naman tanong about bike na susubukan ko sagutin o kaya naman ay gagawa ko ng sariling video yan para sa'yo. O paano mga kalakbay, tara, simulan natin ang pagpabike review natin. Baluinahin natin yung frame niya. Yung materialis na ginamit sa kanya is aluminum 6061, yung klase ng aluminum na ginamit sa kanya. Then yung brand niya is Spunker. Then yung model niya is Anderson R2 2020 model. Welding niya, hindi siya naka-smooth welding. Mula dito sa top tube, sa set post, tsaka dun sa bottom shell, hindi siya naka-smooth welding. Lahat ng tugtungan naman, hindi naman naka-smooth welding. Then yung router ng cable niya is naka-internal cabling. Eto, malinis ng tingnan. Then dalawa na rin yung lagayan niya ng tubig, nasa set post at saka nasa down tube. Yung head tube naman niya is non-tapered. Then yung headset niya, brand niya is Cresta. I'm not sure lang kung naka cell bearing na siya. Then yung stem niya is Spunker ang gumawa, aluminum. Then drop bar niya, stem yung brand. Then yung bar tape niya is black. Then yung set post niya is 27.2, yung diameter, steel pa rin siya, gawa ng Spunker. Then yung saddle niya is Spunker pa rin. Then yung paint job niya nga pala is nahawig siya sa Mountain Peak Striker. Bali combination siya ng black, red and white. Kung pagtatabihin mo nga sila, si Mountain Peak Striker at saka si Spunker Anderson R2 2020 model ay magkahawig nga sila ng paint job. So punta naman tayo dun sa fork niya. Bali yung fork nga pala niya ay steel, kaso may nakalagay sa kanya na top aluminum. Pero sa personal, steel pa rin siya. Then punta naman tayo doon sa brakes niya. Bali yung brakes niya ay naka-disc brake na, mechanical disc brake. Yung brand ng caliper niya ay Kalecto. Kung wala ka pa nga palang idea sa mga brakes na yan, meron akong ginawang video dyan about sa rim brakes tsaka sa disc brake. Then meron din ako isang video yung ginawa, mechanical disc brake versus hydraulic disc brake. Bali iiwanan ko yung link sa baba sa description. I-click mo na lang baka sakaling makatulong sa'yo. Punta naman tayo dun sa wheelset niya. Bali yung rims niya ay gawa ng Spunker aluminum naka-double wall na. Yung spoke niya ay steel pa rin. Then yung hubs niya unbranded na tread type. Steel pa rin yan. Yung tire na ginamit sa kanya ay Compass na 700x23C. Tapos naka-gum wall na. Kaya mas naawig nga siya kay Mountain Peak Striker. So punta naman tayo dun sa drivetrain niya. Bali naka-STI na nga pala tong road bike na to. Bali ang STI niya is Reflex. Then punta naman tayo doon sa crankset niya. Bali yung crankset niya ay gawa ng Spunker, then steel yung arm niya. Then yung pedal niya is plastic pa rin, naka ball bearing lang. Yung setup nga pala nito ay 2x, bali 50-30-40 yung chainring niya. Bali yung bottom bracket niya pala niya ay square type pa, naka cell bearing na rin. Then yung FD niya ay Reflex. Bali yung cogs niya 8 speed na 11-28 teeth. Then yung RD niya ay Essential Reflex. Trade type pa rin siya or yung freewheel. Mas maganda sana kung naka-cassette type na yan. KMC yung brand ng kadena niya. Bali yung price niya pala nito ay naglalaro sa 12.5 to 13K. Kung mabibili mo siya ng 14K pataas tapos stock pa rin yung mga nakakabit sa kanya, medyo overpriced na yun para sa akin. Hanap ka na lang ng ibang shop na mabibilan na halagang 12.5 to 13K. Mas okay na yun. Para sa akin, panalo na at sulit ka na rin dito kung itong bibili mong bike sa halagang 12.5 or 13K, okay na kasi hindi man siya naka-smooth welding, naka-internal cabling naman na siya. Hindi tulad nung 2019 model na Anderson R2 na pinadaan lang sa ilalim ng down tube yung kanyang cable. Pero ito nga yung 2020 model na Anderson R2 is naka-internal cabling na nga, then naka-STI na nga rin. And dinagdag pa niya yung paint job niya. Maganda yung pagkaka-paint job sa kanya, lalo na itong black, red, and white. Parang nahawig nga siya kay Mountain Peak Striker. Kung ako yung may-ari ng bike na yan, or kung akong bibili ng bike na yan,
Ang unang papalta ko dyan yung pedal, siguro. Kung hindi man flat pedal, kung gagamitin ko siya sa long ride, i-click-its pedal ko na siya para mas maganda yung transfer ng pagpadyak mo. Then susunod ko dyan yung mga ibang parts, yung mga mabibigat sa kanya, yung mga steel, yun yung papalta ko sa kanya. Mas maganda pa nga siguro kung naka-rim brakes lang yan eh, para mas magaan. Pero bago ko palitan yung mga parts niya, susulitin ko muna yung mga parts. Siguro lalaspagin ko muna yung bago palitan. Kung alin ang unang masira, yun yung papalitan. So yun lang mga lakbay, maraming salamat sa panonood. Sana ay nakatulong sa inyo ang video na to. Then huwag mo na lang kalimutan mag-like kung gusto mo pa ng mga video na katulad nito. Then share mo na rin sa mga kaibigan mo or sa mga kakilala mong mga siklista kung nagustuhan mo ang video na to. Then subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe at pindutin mo na rin yung notification bell para updated ka sa next video na i-upload nyo. At panoorin mo na rin yung mga previous video na in-upload nyo, baka sakaling makatulong din sa iyo yun. Paalam, ride safe!